ay nakita natin dun sa kalsada. So ilalagay natin dun sa park para hindi siya masagasaan. Pero parang ang ganda niyang kulay, oh. So ilagay natin dun sa park at para hindi siya mamatay. Ayan, dapat lalagay natin to, pero inisip natin baka mapunta na naman siya sa kalye, masagasaan, kawawa naman. Good morning mga kalapatid, mga kasalamin. Mag-exercise tayo, pero habang nag-exercise, silipin natin yung mga kalapati dito na ligaw. Ang daming kalapati dito sa Singapore, pero bawal mag-alaga. Pero minsan ang gaganda ng kalapati nila. Ito na natin. Nag-iisa siya dun. Karaniwan, marami sila rito, eh. Hindi sila masyadong mailap. So hindi sila takot sa... Ayun, nandun dun yung grupo. So ito yung mga kalapati rito, ligaw. Ayan, tamo, malapit na ako pero hindi pa takot. Black. Ikot tayo rito. Ayan, ito pa. Sarap sana mag-alaga ng kalapati rito. Ayan, ito to. Mga inakay pa siguro to. Ayan. Bawal pakainin ng mga kalapati rito. Ayan, malapit na ako sa kanila pero hindi pa sila lumilipad. O, talagang misa, ang gaganda talaga ng kalapati. Kung pwede lang iuwi, hinuli ko na, pero bawal ang huli ng mga ibon dito at bawal pakainin, kasi minsan pag kinakain dumadami sila ng gusto at tumatae sa ilalim ng HDB, kaya ayaw ng Singapore. Huli tayo ng kingfisher. Nasa kalye siya. So kawawa naman, baka masagasaan. So hindi natin alam kung saan natin lalagay ito. Kingfisher. Hindi ko alam kung kingfisher to. Panghihina. Hindi ko alam kung inakay o ano. So ibaba natin dito, kasi bawal ang maganda ng ibon. Ayan, kingfisher. Ewan ko kung kingfisher to. So ibaba natin dito para huwag masagasaan. Ayan, ibaba natin dito. Ayan na siya. Wawa naman. Meron siyang tik-tik. Ayan, oh. So ayun, hindi naman natin pwedeng alagaan niya. Bawal dito sa Singapore. Ayan, nakita natin sa kalye. Masagasaan, buti na lang wala pang dumaan na sasakyan. Ulit siya dun sa ano, dun natin lagay sa ano, sa lugar ng ano. Dun natin lagay sa masagasaan siya. Lagay natin sa ano, dun sa may park. Baka mamatay siya, eh. So lalagay natin sa park. Ano ba tong ibon na to? Kingfisher ba to? So we will put in the park. Baka masagasaan siya rito. So likap na tayo sa park. Nakita natin dun sa kalsada. So ilalagay natin dun sa park para hindi siya masagasaan. Pero parang ang ganda niyang kulay, oh. So ilagay natin dun sa park at para hindi siya mamatay. Ayan, dapat lalagay natin to, pero inisip natin baka mapunta na naman siya sa kalye, masagasaan, kawawa naman. Hindi ko alam kung anong ibon to,
Yan. So ilalagay natin siya. Ito malaki naman yung pup dito eh. Hindi natin alam kung mabubuhay siya. Pero para siyang inakay eh. Pero hindi naman. Buo na yung mga pakpak niya eh. So lalagay natin dito. Wawa naman siya. At hopefully hindi na siya pumunta sa kalsada. So ayan siya. Ganda ng kulay niya. Ayan. Kaya lang talagang hindi siya ano, hinang hina ata siya. So dito natin siya pakakawalan. Hopefully mabuhay siya. Hindi naman tayo pwede mag-alaga sa bahay. So ayan. Diyan ka na lang ha. Ha? Ayos ka dyan? So be safe ha. Bye bye. So ayan si, iwan na natin siya rito. Kawawa naman. Ang ganda ng kanyang kulay oh. Yellow, orange. Pero parang hinang hina siya. Okay ah. So ayan, lagay na natin siya dyan. So bye bye na. Medyo okay na okay na. So okay na tong ibon na to. So ingat ka dyan ha. Mga kasalamin, pakita tayo ng mga kalapati at nakapag-save tayo ng ibon. Ay hopefully na mabuhay siya. Hindi natin pwedeng iwi kapag walang space sa bahay. At the same time, it's not allowed na manghuli ng ibon dito at dalhin sa bahay. So ayun na, hopefully na mabuhay siya. Kaya lang payatse, good luck na lang sa ibon na yun. Ang ganda ng ibon. So paki-comment na lang kung anong klaseng ibon yun. Salamat at hopefully na mag-subscribe kayo sa aking channel at share. Ito po si Koy Rayban, nag-exercise. Kaya lang tayo nakalabas dahil nag-exercise tayo mga kasalamin. So see you. God bless.